iniwan ang Haring Aswang para puksain. Kailangan pa rin natin mag-ingat kay Juan. Lalo na ngayon, unti-unti niya na nakukuha ang abilidad ng isang aswang. Sigurado ako sa susunod, kakain na rin siya ng laman loob ng tao. May malaking meeting daw sa antipolo ang mga aswang. Susugod daw siya doon para patay ng tatay niya. Nakatakas na si Laura at si Kael. Asa si Juan? Hanapin natin, baka kung napano. Mahal prinsesa, nakita ko ang tagapantay. Tinutugis ang aring aswang. Tara na, tulungan natin si Juan. Tara, tara, tara! Ka. Para patayin ako, anak. Dahil yan ang mission mo. Sige, gawin mo na. Naidura ko ng sarili kong pamilya. Minahal at nalagaan. Ng sarili kong kalahing. Pinag-ingatan at pinaglaban. Kung ang tadhana ako'y mamatay sa iyong mga kamay. Handa na ako, anak.
Kanino kayang duguto? Kay Juan o sa Haring Aswang? Kahit kanino pa galing ang dugo na yan, kailangan natin silang makita. Kaya bilisan na natin. Prinsesa, ang tagapantay. Ginawa mo, Kael. Pinagtangkaan mo patay ng sarili mong ama. Paano mo nagawa yun? Ginawa ko lang yung tama. At kahit habang buhay si ama, gagawa at gagawa pa rin siya ng paraan para makuha ito. At siguro, papatayin niya tayo! Ama ko yun! Ama ko siya! Ano kayang balak ni Juan? Ano pa ba sa tingin mo, Mira? Nakita naman natin, di ba? Pumunta si Juan dito para protektahan ang kanyang ama. Para protektahan ang kanyang mga kalahi. Hindi na natin siya kakampi. Pero baka naman may iba siyang dahilan. Ano pang gusto mong dahilan? Kung gusto niya magpaliwanag, bakit siya umiwas sa atin? Pumunta tayong lahat dito para tulungan siyang patayin ang Haring Aswang. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi yun ang nasa isip niya. Niloko niya lang tayo. Hanapin ko siya. Ipapasuyod ko ang buong gubat para makita siya. At ikukulong ko. Huwag mong patahin ang iyong ama. Hindi ko nagagawin yun, Ma. Sorry na. Kasalanan to ni Juan. Dinala niya tayo sa isang patibong. Hindi natin alam yun, Rosario. Wala na ako nakikitang posibleng paliwanag pa sa ginawa niya. Pero, Mira, tinawag ko siya. Nagkatinginan kami. Akala ko lalapit siya, pero hindi yun ang ginawa niya. Tinuloy niya ang pagtakas. Walang paliwanag. Ano pang gusto mong isipin ko? Pinili niya na kung para saan siya at hindi para sa atin. Pinili niya yung ama niya. Hindi ako. Niloko niya lang tayo. Niloko niya ako. Narinig niya sinabi ni Ma. Oo. Hindi niya susundin. Simula ngayon ako na ang susundin niyo. Hanapin niyo si Ma at si Juan. At patayin niyo. Susundin po. Thank you.
ang utos ng mahal na ari. Patayin ang ama, pati ng tagabantay. Sigurado ba kayo sa nakita ninyo? Itinakas ni Juan ang Haring Aswang? Hindi kami maaaring magkamali at tataol yan. Nakita kami ni Juan. Tumakbo siya. Ang ibig sabihin nun, tinakasan niya rin tayo. Siguro may ibang planong apo ko. Kailangan natin siya makausap. Kailangan natin malaman ang totoong nangyari. Patayo yung telepono. Lola Jules, malinaw naman po ang nangyari eh. Niloko tayong lahat ng apo ninyo na inakala natin tagabantay. Pinaniwala niya tayo na kakampi natin siya, pero ang totoo, mas nangihibabaw pa rin ang pagiging aswang niya. Kaya malinaw na po, kalaban natin siya. Aswang para matapos ang misyon mo. Bakit di mo ginawa? Maraming mga kalahi ang bumabati sa inyo, mahal na hari. Matagal na nilang hinintay na kayo ang mamuno sa amin. Sabihin niyo sa kanila, hindi ko sila bibiguin. Tulad ng ginawa sa atin ni Ama. Ano na susunod natin gagawin, mahal na hari? Kung ano ang dapat ginawa natin, matagal na. Ang maghari sa mga tao. Mahal na hari, paano natin gagawin yan? Guguluhin natin sila. Tatakutin natin sila. Ipaparamdam natin sa kanila kung gaano kalakas ang lahi ng mga aswang. Iyon ang hindi ginawa ni Ama noon. Dahil sa takot niya sa mga tao, yun ang gagawin natin ngayon. Tay, tinrader po kayo ng mga kasama niyo. Bakit po nilang ginawa sa inyo yun? Inihilog. At nilinlaw ni Kael at Lara ang kaisipan ng mga kalahi para sumunod sila sa mga bluktot na paniniwala nila. Para sa gusto ko, hindi kaya lang makuha ang kapangyarihan na hindi namang karapat-dapat sa kanya. Minarapat niya ang gawin ng kapangyarihan na yun sa akin para lang masunod ang kanilang hangarin. Paano na mga umuusig sa atin? Siguradong kikilo sila para protektahan ang mga tao. Hindi na nila magagawa yun. Dahil uubusin natin sila, sisiguraduhin natin na walang matitira sa kapatiran na yan para protektahan ang mga tao. Simula ngayon, sasakupin natin ang lipunan. Malalaman na ng mga tao ang tunay na pwesto nila dito sa mundo. Mga pagkain natin. Inagaw nila sa akin ang kapangyarihan.
Pinakita nila na hindi sila sangayon sa mga plano ko. Kaya pinabagsak nila ako. Inusto nila ako mamatay. Wala akong magagawa doon. Tay, hindi po kayo talunan. Buhay kayo. Hindi lang kayo napatay. Kaya hindi sila nagtagumpay. Akala ko ba magkalaban tayo, Juan? Nagbago na ba ang isip mo? Juan, hindi mo gustong makita akong mamatay. Dahil ako yung ama. Kahit gaano kasuklam ka sa akin, hindi mo ko magagawang saktan. Hindi ako pumapatay ng taong talunan. Ng taong bagsak at sugatan. Mas kailangan kita kapag malakas ka. Dahil tutulungan mo ko lipunin ang sarili mong lahi. Pero kapag dumating ang panahon na kailangan kitang patayin, dahil sa tawag ng tungkulin ko at misyon, hindi po ako magdadalawang isip. Gagawin ko. Sorry, pasensya ka na. Meron ako mga kailangan ayusin sa buhay ko. Na hindi ko mapaliwanag. Sabi, pinapakao ko sa'yo. Sa susunod na magkita ulit tayo, buong-buo na ako harap sa'yo. Hindi na tayo babalik sa dati, Juan. Hindi na. Dahil sa muli nating pagkikita, kalaban na kita at ng buong kapatiran. Isa ka ng kaaway ngayon, Juan. Mahal na prinsesa, makakaawa naman si Rosario, no? Pero nagkakamali si Rosario, Liway. Hindi magagawa ni Juan ang ibinibintang niya sa kanya. Sigurado ako may dahilan siya kung bakit niya iniligtas ang kanyang ama. At yun ang kailangan nating malaman. Eh, mahal na prinsesa, sandali lang, ha? Eh, kasi, iniisip ko lang, hindi kaya totoo yung sinasabi ni Rosario na baka pinagtatanggol mo lang si Juan kasi, alam mo na, may nararamdaman ka para sa kanya? Hindi ko ipinagtatanggol si Juan dahil may nararamdaman ako sa kanya, Liway. Ipinagtatanggol ko siya dahil siya ang tagabantay. At siya ang magliligtas sa ating kaharian. Hindi mo matatakasan kung sino ka. Hindi mo maaaring talikuran ang lahing pinagmulan mo. Tagabantay ako. Mula sa lahing ni Dato Bangarang. Tagapagtanggol ako ng mga tao labas sa mga aswang. Hindi mo may tatanggi ang ganap na abilidad mo na isang aswang. Nasa buong pagkatao mo. Nasa dugo mo. Gustuhin mo man o ayaw. Pero kahit kailan, hindi ako papanik sa mga aswang. At saan ka tatakbo? Sa mga tao. Sa kapatiran. Na sila ring umuusig sa'yo ngayon. Kaya nga tayo nandito, hindi ba? Dahil wala ka na mapuntahan. Hindi ka ngayon makahingi ng tulong sa dati mong kasamahan. Dahil alam na nila ang katotohanan. Ikaw ang anak ng dilim. Sa mata nila, aswang ka. Isang traidor.
Nahanap mo na ba ang iyong ama? Pinapahanap ko na siya. Makikita din nila si ama. Siguraduhin mong ligtas siya, Kael. Huwag mo siyang sasaktan. Bakit, ma? Pagkatapos lahat ng ginawa niya, lahat ng kataksilan sa buong lahi. Kaya pangako ka sa akin, hindi mo sasaktan ang iyong ama. Kahit na anong mangyari, siya pa rin ang ama mo. Ni hindi niya ako tinuturing na anak mo. Sa tingin mo, rerespetuhin ko siya. Buhayin pa kaya? Kailangan nating buhay ang iyong ama. Kailangan ko siyang buhay. Naiintindihan mo? Kailangan ko siyang buhay. Kael, please. Gusto mong malaman ang totoo, anak. Ang totoo, parehas na tayo ng sitwasyon. Parehas tayong pinalikuran ng mga taong pinagkatiwalaan natin. At inakala natin kakampi. Parehas na tayo walang magagawa. Kundi tanggapin ang pagkatalo. At tanggapin ang katotohanan. Hindi tayo pareho. Kung ikaw tinanggap mo ng pagkatalo mo, ako hindi. Hindi ako papayag na ganito lang. Kikilos ako. Babaguhin ko ang lahat. Hindi po kagaya. Magkaiba tayo. Tagabantay ako. Pero kahit kailan, hindi ako papanik sa mga aswang. At saan ka tatakbo, Kapatiran, na sila rin umuusig sa inyo. Sabay mong ligtas siya, Kael. Pagkatapos lahat ng ginawa niya, lahat ng kataksilan sa buong lahi. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo kung bakit iba ang pananang namin kay Juan. Kung antingin mo kakamping mo si Juan, wala akong magagawa. Sana lang hindi ka nabubulagan dahil sa nararamdaman mo para sa kanya.